Naglabas ng executive order si Cebu Governor Gwen Garcia na tanging desisyon lamang niya ang pwedeng sundin ng mga tauhan ng Kapitolyo. Yan ay para sa paninindigan niyang hindi niya kikilalanin ang suspension order ng DILG. May nusugo si Alang Domingo ng GMA Cebu. Karang nanindigan pa rin si Cebu Governor Gwendolyn Garcia na hindi niya kilalanin ang suspension order na ihinain sa kanya ng DILG. Palaban pa rin si Governor Gwen Garcia. Sa katunayan, hindi siya umalis sa Kapitolyo buong magdamag. Kagabi, bahagyang nagkatensyon sa loob ng Cebu Provincial Capital matapos pinagtatanggal ng mga pulis ang mga tents na mga supporters ni Governor Gwen Garcia dito sa Kapitolyo. Kahit ang mga staff ng Sugbo TV, ang TV channel ng provincial government ay di pinapasok ng mga pulis, kaya nagtanggiraan ang mga ito. Nagsagawa rin ng misa dito sa Cebu Provincial Capital sa pangunguna ni Governor Garcia at ang mga department heads. Nagpalabas si Garcia ng executive order na nag-uutos sa mga department heads na tanging desisyon lamang niya ang susundin. Nagkakaisa naman daw ang lahat ng department heads ng Kapitolyo na siya pa rin ang kikilalaning gobernador. Hindi kinilala ni Garcia ang suspension order na ihinain sa kanya dahil hindi naman daw niya natanggap ito ng personal. Kahapon, wala siya sa opisina niya nang dumating alas 9 ng umaga. Si DILG Region 7 Director Ananias Villacorta dala ang suspension order galing Maynila. Dahil dito, nag-iwan na lang ng kopya ng suspension order ang DILG sa Secretariat ng Governor's Office. Pagkatapos dito, dumiretso si Villacorta sa opisina ni Cebu Vice Governor Agnes Magpali at agad nitong pinapanumpa si Magpali bilang acting governor. Ipaniliwanag ni Villacorta na epektibo pa rin ang suspension kahit hindi ito personal na tinanggap ni Garcia. Samta din ko rin. Nagira na ta. Man peaceful man tatanan diri. Man tay gihimo nga dautan unya. Gusto ta nga mag peacefully assemble. I think that's a constitutional right. Hawi sa mga oras na ito, nanatili pa rin si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa kanyang tanggapan dito sa Cebu Provincial Capital. Samantala, bagamat hindi na masyado tensyonado ang sitwasyon ngayon dito sa Capitol Compound, nanatili pa rin ang mahigpit na seguridad na pinapatupad ng kapulisan dito. Sa katunayan, dito sa loob at labas ng Capitol Compound, mayroong mga pulis na nakatabay dito. Yan ang latest mula dito sa Cebu, Hawi. Maraming salamat, Alan Domingo.